Kasalanan ba maging supot? Sana ay mapag-isipan natin ng mabuti ito at seryoso, hindi po ito pagtatawanan na topic. Sinasabi ko lang ito dahil meron talaga mga tao na nag-iisip na baka nga kasalanan ang pagiging supot dahil nga ang konteksto nila sa pagsasabi nito ay mula sa una pang panahon kung ano ang nakasulat sa Biblia doon sa kasunduan nga ng Diyos kay Abraham. Yes, ang pinag-uusapan ko dito ay ang pagiging supot or hindi natutuli at yung kailangan ba natin magpatuli ayon sa kung kasalanan ba to o hindi na manatili tayong supot. Kung kaya ang sagot ko sa tanong kung kasalanan ba ang pagiging supot ay depende sa panahon at doon sa konteksto na pinagbabasihan mo. Kung sa unang panahon at Hudyo ka na nasa ilalim nga doon sa kasunduan na nasa mga salinlahi ni Abraham ay oo, kasalanan ang pagiging supot. Sa ngayong panahon na natapos na nga ang ginagawa ni Kristo na nagbigay ng mas malawak o mas malayang pangunawa sa lahat ng mga Hudyo at Hentil, hindi na kasalanan ang pagiging supot. Para mas malinawan tayo, ay babalikan natin kung ano nga ba ang pinanggalingan nitong tinatawag nating circumcision or pagtuli. Ang pinanggalingan nitong pagtuli na ito ay yung kasunduan nga ng Diyos kay Abraham sa Genesis chapter 17. Dito magbabasa ako, ang pagtutuli palatandaan ng kasunduan. Nang 99 na taon na si Abraham, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, "Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay." So tungkol nga dito sa kalinisan yung pinag-uusapan natin, di ba? "Ako ay makikipagtipan sa iyo at lubhang pararamihin ko ang iyong lahi." So yun yung pangako ng Diyos, di ba? Pagkarinig nito'y nagpatira pa si Abraham. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang aking tipan sa iyo. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abraham ang itatawag sa iyo kundi Abraham sapagkat ngayon ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko nga ang iyong lahi at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi habang panahon at ako'y magiging Diyos ninyo. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong magiging lahi ang lupaing ito ng Kanaan na iyong titinitirhan ngayon bilang isang dayuhan. Ito ang magiging pag-aari nila sa habang panahon at ako ang kanilang magiging Diyos." Sinabi pa ng Diyos kay Abraham, "Ikaw at ang lahat ng susunod mong salinlahi ay dapat maging tapat sa ating kasunduan. Ganito ang inyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin." So, nakita natin dito ngayon pagtutuli ay isang palatandaan doon sa kasunduan mula sa dati pang panahon. So, ituloy natin. "At iyan ang magiging palatandaan ng ating tipan. Lahat ng lalaki na isisilang sa inyong lahi ay tutuliin pagsapit ng ikawalong araw, kasama rito ang mga aliping isinilang sa inyong sambahayan, gayon din ang mga aliping binili sa dayuhan. Ang palatandaang ito sa inyong katawan ang magiging katibayan ng ating walang katapusang kasunduan." Walang katapusan yung kasunduan, di ba? So hambabuhay naman talaga tayo tuli, basta maayos yung pagkakagawa ng tuli na yun, di ba? "Ang sinumang lalaking hindi tuli ay ititiwalag sa iyong lahi sapagkat hindi siya tumupad sa ating kasunduan." So kasalanan kasi, di ba, ititiwalag talaga yung lalaki na supot na hindi siya nagpatuli. "Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, hindi na Sarai ang itatawag mo sa iyong asawa, kundi Sara, sapagkat siya'y pagpapalain ko. Magkakaanak ka sa kanya at siya'y magiging ina ng maraming bansa, may magiging hari mula sa kanyang mga salinlahi." Muling nagpatira pa si Abraham, ngunit napatawa siya ng kanyang maisip na siya'y matanda na. Nasabi niya sa sarili, "Magkakaanak pa ba ang isang lalaki na 100 taong gulang na? At si Sarah, maglilihi pa ba siyang gayong siya'y 90 taon na?" So 90 years old tsaka 100 years old, diba? "At sinabi niya sa Diyos, bakit hindi na lang po si Ismael ang magmana ng mga ipinangako ninyo sa akin?" Kaya't sumagot ang Diyos, "Hindi, ang asawa mong si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Isaak. Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. Tungkol naman kay Ismael, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo. Pagpapalain ko siya at pararamihin ko rin ang kanyang lahi. Magkakaanak siya ng 12 prinsipe at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang salinlahi. Ngunit ang aking tipan sa iyo ay matutupad kay Isaak na isisilang ni Sara sa 1 taon
sa ganito ring panahon. Pagkasabi nito, nilisan ng Diyos si Abraham. Nang araw ring iyon, ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham si Ishmael at lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan, maging ang aliping ipinanganak doon o binili. Si Abraham ay 99 na taon na nung tuliin. So hindi naman walang pag-asa pa dun sa mga tao na matanda na support pa at gusto sana magpatuli. Si Ishmael naman ay 13. Tinuli sila sa parehong araw at noon ding araw na yon tinuli ang kanyang mga alipin. So ito ang pinanggalingan nung sinasabi nga natin na tradisyon o ritual ng ating pagtutuli. May spiritual kasing kahulugan ito, kaya nga tinatawag talaga natin itong ritual. At ito nga ang palatandaan na sumusunod tayo sa Diyos, tinutupad natin yung kasunduan na yun. Diba, may narinig tayo, nabasa tayo kanina tungkol nga sa kalinisan. So may pahiwatig ito na ang pagtutuli ay kaugnay nga sa pananatili natin ng ating kalinisan. Sinabi kasi ng Diyos kanina na ingatan mo na walang dungis ang iyong sarili habang buhay. Kung sa gayon, ibig sabihin na kailangan talaga natin magpatuli kung susunod tayo doon sa lumang tipan na sinabi para ma-honor or mapatupad ang kasunduan ng Diyos sa lahat ng mga lahi ni Abraham. Ngunit meron ngang nangyari doon sa paggawa nga ni Kristo ng kanyang pagpapakamatay sa krus at pagkabuhay muli at pagtuturo nga sa mga tao na naging bago na ang kanyang batas tungkol nga sa pagtutuli na ito. Kasi nga ang pagtuturo sa magandang balita, sa mabuting balita ay ipinakalat sa parehong Hudyo at Hentil. Kung kaya pagtitingnan natin nga doon sa katuruan sa mga liham ni Pablo sa mga Romano, meron ng ibang pagtuturo tungkol dito sa pagtutuli at sa pagiging supot na ito. Tingnan natin ang verso na ito. Sa Roma chapter 4 verse 9 to 11, ang sinabi, ang pagpapala kayang ito ay para lamang sa mga tuli, ito'y para rin sa mga di tuli. Sinasabi natin batay sa kasulatan na itinuring na matuwid ng Diyos si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Kailan iyon nangyari? Bago siya tinuli o pagkatapos? Bago siya tinuli at hindi pagkatapos. Ang kanyang pagtutuli ay naging tanda na siya'y itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa pananampalataya niya noong hindi pa siya tuli. Kaya't siya'y naging ama ng lahat ng mga sumasampalataya sa Diyos at sa gayon, sila'y itinuring na matuwid kahit hindi sila tinuli. So, bagong interpretation na ito sa kung ano ang nangyari doon sa pagtutuli na yon. Ibig sabihin, ay kahit Hudyo o Hentil, basta sumasampalataya sa Diyos at naglilinis sa ating mga sarili, nagpapanatili nga doon sa kabanalan natin sa buhay, ay tuli na tayo, kumbaga, sa ating puso. Ito nga yung sinasabi ng mga tao sa figurative na paraan na circumcision of the heart. Kasi kung titingnan nyo ng mabuti, at least sa sarili kong karanasan din, kung halimbawa ay tinuli tayo, mas madaling linisin yung ating ari, di ba? Hindi nalalagyan ng mga dumi. Oo, masakit siya doon sa mismong pagtuli, pero sa ngayong panahon nga ay hindi na masyado masakit dahil nga sa mga anesthesia. Mas malala pa noong unang panahon nila Abraham na wala pang anesthesia, na talagang puputulin lang nila at magdarasal na lang sila. I'm sure meron din mga herbal sa panahong iyon, pero hindi kasing lakas sa mga anesthesia na meron tayo ngayon. Magtitiis lang talaga tayo doon sa mga sugat hanggang gumaling, tapos pwedeng pumunta tayo sa dagat para tayo ay maligo kasi may antiseptic na natural ang dagat. Ibig ko lang sabihin dito, mga kapatid, na ayon nga doon sa bagong interpretasyon tungkol nga sa pagtutuli, na pagkatapos na nga doon sa pagpunta ni Kristo para maligtas ang lahat ng mga Hudyo at Hintil, hindi na natin kailangan talaga magpatuli bilang senyales na tayo ay tumutupad nga sa kasunduan ng Diyos kay Abraham. Pero nasa sa tao pa rin kung ang interpretation nila bilang mga Jewish na Christian din ay kailangan talaga magpatuli sila para nga mapatupad ang kasunduan na yon sa sarili nilang katawan. At mas maganda naman talaga, di ba, na tayo ay magpatuli para sa ganyang dahilan, pero hindi naman natin kailangan pilitin talaga ang lahat ng mga tao para magpatuli. Ngayon, mas titingnan naman din natin kung ano yung mga medical na mga epekto na
pros and cons or mga benepisyo at hindi masyadong maganda para nga dito sa pagtutuli na ito. May mga doktor na nagsasabi nga na nakakatulong nga yung pagtutuli dahil nga mas madaling linisin yung ating mga ari. Tapos mas bumababa nga daw yung risk or yung chance na makakuha ng ilang mga impeksyon sa ating ari. Sinasabi ng mga ilang tao na mas masarap daw ang pagsisiping kung hindi tinanggal yung supot. Ang iba naman ay nagsasabi na mas masarap ang pagsiping kung tinanggal ang supot. So, makakocompare na lang ng mga tao sa sarili nilang experience kung ano talaga ang nangyari. Tapos syempre, yung pinakamalaking cons or yung dahilan para nga hindi magpatuli ay masakit kasi ito doon sa mismong pagtutuli. Pero gaya nga ng sinabi ko, ay yung anesthesia na malakas na sa ngayong panahon ay hindi na nga tayo makakaramdam masyado ng sakit doon sa pagtutuli natin mismo. Dito sa mismong bansa natin sa Pilipinas ay naging tradisyon na talaga ang pagtutuli sa atin. At baka nga hindi lang dahil doon sa mga Hudyo, kundi pati na rin sa sarili nating tradisyon bilang mga Pilipino, na hindi pa nga tayo tinatawag na Pilipino sa unang panahon ay meron ng pagtutuli. Pero kung titingnan nga natin sa kultura natin bilang mga Pilipino, ay naging tradisyon na talaga natin ang pagtutuli. At hindi na nga binabase yung tungkol sa kasunduan ni Abraham, pero iniisip lang talaga ng tao, kapag supot ka ay pagtatawanan ka dapat. Kasi supot ka! Pero kung titingnan natin ng mabuti, ay ano nga ba yung basehan natin sa pagsasabi na masama ang pagiging supot kaysa sa pagiging tuli? O di kaya sa Bisaya tatawagin kang pisot. Tapos nandiyan na yung mga jokes na sabihin natin lumayagan or pusit, di ba? Pero maganda mapag-isipan talaga natin kung bakit nga ba tumatawa yung mga tao sa ganyan. Dahil nga sa sobrang naging automatic na iniisip natin na masama yan, na yung kultura natin ay naging talagang tatawa na lang yung mga tao kapag merong supot pang tao. At nagbabahagi ako dito sa inyo ngayon ng mga puntong ito para mapag-isipan nga natin ng mabuti. Bakit nga ba gusto natin na tuli tayo at hindi tayo supot? Saan nga ba talaga galing yung mga ideya na yan? Sino ang nagsimula at bakit natin pinapatuloy sa ngayong panahon? Karamihan kasi ng mga tao ay hindi naman talaga magbabago yung isip at ganyan talaga ang nakatakda. Natatawanan talaga nila ang mga taong supot kahit anong paliwanag mo. Pero ako kasi na mas bukas nga yung isip ko ay tinitingnan ko yung mga issue or usapin sa ating lipunan para makilatis natin ng mabuti ang pinanggagalingan ng mga ito. Maganda ba talaga magpatuli ang tao or hindi siya dapat gawin? Sabihin mo kung ano ang naiisip mo sa comments. Marami din naman na iba-ibang mga bansa at iba-ibang kultura na hindi naniniwala sa pagtutuli. At okay lang din yan. Nasa sa kanila na kung ano ang gagawin nila sa sarili nilang mga katawan. Kahit anong mangyari, sana gawin natin ang ating pagdedesisyon sa kung anong gagawin nga natin, kung magpatuli ba tayo or manatili tayong supot. Pag-isipan natin ano nga ba yung benepisyo at yung mga hindi magandang epekto sa pagtutuli at panindigan natin kung ano ang desisyon natin. Ano ang sagot mo sa tanong? Dapat ba magpatuli ang lalaki o hindi? Ako mismo, ang desisyon ko dyan ay nagpatuli ako nung grade 4 ako. Kasi nakita ko na tradisyon, ito yung normal, at hindi man ako nagsisi kasi nakita ko na parang mas malinis yung sarili ko kapag nagpatuli ako. Hindi ko pa nga alam yung tungkol sa kasunduan nila Abraham sa unang panahon, noong panahon na nagpatuli ako. Bagaman nagkaroon ako ng isip na hindi kaya mas masarap yung pagsiping kung hindi tinanggal yon, pero parang hindi naman siguro masyado nagkaiba. Pero hindi ko rin alam, hindi ko sure, kasi bata rin ako nun at wala pa ako masyadong alam nga tungkol sa sex nun. Sabihin nyo sa comments kung ano ang nasa isip nyo, kung masama ba or mabuti ang pagtutuli. Salamat kapatid, at God bless.